nangar mga kalupa. Nagwa-water pump tayo nitong ating linang nasabog tanim and breed. Kasi medyo humina yung tubig natin sa dam. At kung inyo mapupuna dyan sa likuran kong ito, ay madalang yung tanim. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil nung nag-spray kami ng pamatay kuhol, itong area na to ay siyempre medyo malalim ang tubig dahil hindi naman pwede mag-spray ka ng iga. Kailangan nakabangko yung tubig. Pero sa portion na ito ay medyo malalim ang tubig nung panahon nag-spray tayo ng pamatay kuhol. Kaya siyempre hindi maiwasan na may matitirang kuhol at yun ang dahilan. Nung unang patubig natin ay tinira niya yung ating sabog dito sa portion na ito. At dahil nga na nagpatubig muli tayo, ay siyempre itong mga natitirang sikal na to ay titirahin na naman ng mga natirang kuhol na ito. Kaya ang gagawin natin ay itiyahan natin ang pamatay kuhol ito. Kasi sa oras na to, magaganito kasing kalalim ang tubig, yun yung mapupuna medyo malalim na yan. Dahil tayo nga po ay nagawa water pump, mayroon naman ngayong ibang klase ng gamot na pwede naman sa malalalim na ganito. Meron tayong pellet na nabibili dahil yung ginamit natin dati ay liquid na in-spray para palaganap sa tubig. Eh ngayon naman dahil nga ng malalim ang tubig ay siyempre ibang klase ng gamot naman ang gagamitin natin. At yun nga, meron tayong dito mga pellet type na pamatay kuhol. At yun ang gagamitin natin dito sa ganito kalalim na tubig dahil kasalukuyan pa tayong umaandar ng water pump doon sa kabilang dulo. At dahil nga nang marami pa rin tirang kuhol, pakikita ko sa inyo, marami pa rin talaga, lalaki pa nga eh. Kaya kailangan natin itiyahan to ng pamatay kuhol na para naman sa malalim na tubig. Kasi ganun ang ginagawa na namin kapag yung ganito na ang sitwasyon na halimbawa tag-ulan na medyo malalim na ang tubig ng area, ay hindi na kailangan ng spray kasi hindi na rin tatalab sa sobrang lalim na tubig. Kaya ang ginagamit na namin ay mga pellet type na pang pamatay kuhol kasi yun yung mas epektibo kahit malalim ang tubig. Hinahabol, may attractant kasing combination itong ganitong klase ng pamatay kuhol kaya pag naamoy nila yung ganitong klase ng pellet ay lumalapit sila at yun ang dahilan naman para sila makain nila yung laso na daladala ng ating pamatay kuhol na to. Na ngayon sa area ito ay aalisin natin dahil baka lumapad yung portion na dumalang na ito. Ano yan mga kalupa oh. Ang lalaki pa ng natirang kuhol. Ayan oh. Kaya kailangan nating alisin. Hindi naman pipwedeng limutin lang yan. Medyo marami-rami eh. Tsaka siyempre kapag malapad ang area, hindi pwedeng mamulot. Ayan oh. Sunod-sunod ang dami. Bago na labas sa bitak kasi yung mga kuhol na ito nung magkatubig muli. Kaya dumami. Ay buhay. Bagay ganun talaga. Hindi nawawala sa buhay ng magsasaka itong ganitong klase ng hindi man natin pipwedeng sabihing peste. Kasi minsan kapag ka ang bukid mo ay madamo ay nagagamit natin silang herbicide. Dahil kapag madamo yung linang mo at maraming kuhol, ubos niya yung damo lalo tigit kung ang tanim mo ay tanim o talok. Yung may punla, mas advantage yung dinamo na talok o may punla na mayroong kuhol. Kasi ang inuupakan talaga ng kuhol ay yung damo sa puno ng tanim. Pero kapag ganitong sabog tanim na ganyan pa lang ang level ng buti nga, mataas-taas na, medyo sa puno na rin sila kumakapit, ay nakakatulong sila. Kaya lang kapag ganito naman na maliit pa yung ating sabog ay kailangan alisin muna natin. Kaya sa oras na to sasabugan natin itong portion na ito. Lahat ng portion na medyo malalalim na medyo dumalang ay dahil maraming kuhol yan, iitsahan natin ang ating pellet type pangkuhol na pamatay. At ito sa ngayon ang gagamitin natin mga kalupa, itong sakuhol molossicide. At dati marami naman tayong mga klase ng ginagamit na ganitong klaseng pellet type na pamatay kuhol. Ay isa ngayon, ito yung ating kinuha sa ating supplier. Kaya ito,
Bah, may libre pang ano ah. Panyo. Okay ano. At ito, silyado siya eh. Ito yung itsura niya mga kalupa. Siya small pellet ang kanyang composition. Kasi yan. Kasi merong ganitong klase ng pamatay kuhol na malaki yung pagkaka granule niya. Medyo mataba. Itong klase na to ay medyo payat. Pero yung kanyang volume ay marami, kaya maraming nasasabugan. At parehas din naman ang epekto yung matabang klase ng pellet na ganito. At hindi naman kailangan maging selective. Nagkataon lamang na yung binili natin ay ito. Pero pwede rin yung ibang klaseng type of pellet na medyo mataba. At sa ngayon, ito ngayon gagamitin nating pasabog dito sa area natin ito na medyo malalim ang tubig. Sasabugan natin ito mga kalupa. Ang sabi pa nga ng mga technician dati na nagtuturo kung paano gamitin itong ganitong klase ng molossicide ay sabi nga 1 meter lang daw ang pagitan, eh paano naman matatansya yung ganong kalimit, kasi yung kanilang advice eh, yung isang box na ganito eh pwedeng pagkasyahin sa isang hektarya para ma-wipe out lahat yung ating mga kuhol sa malalalim na area ng tubig na ganito. Ay ang problema siyempre, hindi naman pwedeng sobrang dalangan yung pagkakasabog ng ganitong pellet. Kasi kung makapal ang kuhol, ay kailangan makapal din yung sabog para masiguro na madadali natin lahat ng nangangain ng ating sabog. Advantage nga sana kung ito'y tanim, kasi kung madamo yung area mo, kakainin nyo yung damo, may iwan yung tanim. Ay ang problema, sabog tanim to, at kung mapapansin nyo, napakaliit pa nga. Kaya kailangan ganito yung technique muna. Depende na lang sa mga magsasaka kung anong klaseng diskarte ang kanilang gagawin para maalis yung mga kuhol na ganito. Yung iba nga namumulot pa eh. Pero masyadong malaking abala sa gawain pag namulot tayo ng kuhol, lalo't ganitong minsan eh, malalim ang tubig tapos maraming masyado. Ay, malaking trabaho. Kaya sa oras ito mga kalupa, ganito na muna ang technique na gagawin natin. Sasabugan lahat natin yung mga portion na malalim ang tubig, at para hindi na nila matagdagan ng bawas ng kain itong ating sabog tanim na indid. Magandang araw.